Maraming salamat. Tumaten kayo Sunday. Kasi alam po mahirap po mga mahirap po manis ng bahay pag linggo. Maraming salamat po. Welcome sa unang sago ng tagpuan. Hi guys, thank you very much for being here. It's a Sunday and salamat sa oras ninyo. And actually gusto lang namin na ibalita or share sa inyo how excited we are dito sa film na ito. And thank you for being here. And hopefully along the way magsama-sama tayo and you get to see the film marami pa tayong pag-usapan. Ngayon po, magandang hapon po sa inyong lahat. I see familiar faces. Again, maraming salamat po for making time. At namasamahan po kami ngayong linggong to. Again, we are very excited dahil isa pong malaking honor na mapabilang sa very first MMFF Summer. Sayang wala si Ms. Iza Calzado dito to be with us. Pero ito pa lang naman po yung pinakaunang parang announcement namin that we are humbly and very, very honored to be part of the very first MMFF Summer. Alright, thank you so much. At this point, it's time to watch the official trailer for Tagpuan. Pwede patayin natin ilaw para mas patay na nila. Gusto kong magagawa ng aking tao. Pero ayoko na hindi ko gusto na hindi ko kila. Small talk is a waste of time. Others, and it's about chance encounters. Crossroad siya ng buhay. Sometimes, gumagawa tayo ng mga decision sa buhay at yung oras ng paggawa ng decision will lead to the proper tagpuan. Parang matalim agad siya, no? Oo, state of mind. State of mind, yeah. State of being. State of being, yes. So, anong may matagpuan dito sa pelikulang ito? Well, marami kasi sa panahon ngayon ang daming nalilito, di ba? Ang daming ginagawa pero at the end of the day wala ka namang natatapos. Walang meaning. So siguro pinaka-natagpuan ko rito yung meaning of life, meaning of relationships at saka kung gaano ka importante
yung mga tinatanim mo na relationships, yun din yung aaninin mo. And pinakamahalaga, pwede mong sabihin, pwede kang mag-post na kung gano'n mo kakilala sa sarili mo, pero pinakamahalaga sa lahat, eh, totoong dapat kilala mo yung sarili mo. And siguro we will go beyond conventions, beyond ano, beyond normal sa mga, ayun, makikita natin sa film later on. Sige nga. Ako po, ano, I'm very grateful kasi naging parte ako ng isang Ricky Lee script, diba? So, nung naibigay po sa akin yung oportunidad, I had to say yes right away. And yung napakagandang naibigay sa akin ng movie na to is parang similarity ng lahat ng tao collectively. Humanity, kumbaga, lahat po tayo may void, lahat tayo may loneliness, lahat tayo we're just trying to survive. And yun po yung, I guess, yung pinaka-ino-honor ng character ko. She is, yeah, you can call her broken, you can call her lost. Pero hindi ba lahat naman po tayo may ganong void sa ating mga buhay? Kaya po, right then and there, I was able to kind of relate din kay Tanya. Although, marami po siyang mga ginawa na parang never ko naman po nagawa sa buhay ko. But I really enjoyed portraying her role and really understanding her journey and being Tanya. And again, I would like to thank my director, Derek Mack, for, you know, helping me breathe life into a Ricky Lee character who is Tanya. Let's open the floor to more questions. Do you have any questions? Sir Mario. Sabi mo kasi ganun ka, Shayna, na meron nga ang ginawa yung character mo na hindi mo ginawa sa totoong buhay. Medyo ano po eh, physically, makikita niya naman po yung picture nitong si Tanya. Medyo liberated pa, gano'n pa. Yes, and even the way she talks, and ako po kasi na-enjoy ko sa proseso ko bilang artista, yung hindi mo i-judge, kaya okay lang po ako na mag-portray ng bida, okay lang po ako mag-portray ng bida kontra bida, kasi hinahanap ko po yung humanity ng bawat character na pinoportray ko. And hindi mo siya i-judge, actually mamahalin mo siya, and iintindihin mo bakit ginagawa niya yung mga kailangan niyang gawin. Now, Tanya, my character, is a survivor. So, ibig sabihin, lahat ginawa niya at gagawin niya para lang mabuhay. Which is also a sad truth dahil marami po tayo mga OFWs na kinakailang kumapit sa patanim or, you know, do certain things, you know, mahirap sabihin kung tama or mali. Pero kasi ang motivation ay para mabuhay, para makapag-silbi sa pamilya nila at mabuhay nila pati yung pamilya nila. So marami po siyang nagawa. And even yung the way yung pananagata niya, hindi kasi po ganun magsalita. So I had to really study her kasi non-stop yung bibig nitong si Tanya at bawal mag-pause. We did mga one take lang eh, na mahaba po. Ibang proseso yung ginawa ni Direk Mac compared to the usual filmmaking na ginagawa namin na parang, ito shot mo, close-up. Tapos next shot, close-up ni Alfred. Ang ginawa ni Direk Mac, dinire-diretso niya. Ang haba ng reel niyang binigay sa akin ni Sir Ricky. So, yun po, maraming first time sa movie na to. Gano'ng akadering dito? Kasi nakita ko meron kay intimate scene. Intimate. Can you imagine na lang siya ina, sinasabi niya sa mga lalaki na, o sa lalaki na kamit niya na gusto mong sex, pero pay first before you fuck. Ganun. Tapos merong, in the middle of the sex scene, bababa siya ng kama, tapos kukuha siya ng scarf, tapos sasabihin niya, itali mo ako, baka mas mag-enjoy ka. Huwag ka mag-alala, sanay ako dito. Galing yung mga ganyan. Naloka pa rin ako. Nagawa niyo po namin yun, ha? Pero hanggang ngayon, naloka pa rin ako. Ginawa mo naman yun, Shayla, patali ka naman sa kama. Yun po ang kailangan ninyong panoorin. Pero share ko lang, si Shayla sobrang mesmerizing yung performance niya dito. Kahit ako, pag narinig ko 5, 4, 3, 2 action,
nag-iiba talaga. Nag-iiba. Nag-iiba, sobra. And ako nadadala talaga ako. The whole time, especially when we shot in Hong Kong, medyo magulo pa rin, may mga rally-rally. Wala pa ko ang encore. No, wala almost 2019 po namin ito ginawa. So, yung peak ng rally doon. Plus, I'm really happy because it's my first time to work with Deisha Ina, Magdayaw. Eh kami naman ni Isa, magkasama na kami before sa Encantada and several other telenovelas. So, ako, ang masabi ko, grabe, yung very magical and mesmerizing performance. At iba talaga yung nakita ko. Iba talaga yung nakita ko. Ano nakita mo? Yung character lumabas talaga, tsaka yung, ano, yung commitment sa role. Mm-hmm. Ngayon lang ka ba, Alpen, dun sa eksena niya, siyempre? Aso ka ba na nakabra ka lang siya? Sige na. Paano kita sa trailer nakabra ka lang? Ano to, nakapanty bra ka lang ba? Naka-lingerie, ano ba? Paano ba natin naanuhin yun, Direk? Kung ano ang ginagawa sa totoo? Oo, hindi kami... Close core ang shooting. Kung ano lang po yung normal na... wala naman kami. I mean, it felt very safe and environment naman po because, you know, I trust naman my co-workers. It was very, very professional. And at the end of the day, gaya po lang sabi nila, pag sinabi naman na action, eh wala, hindi naman na po ako yun eh. Umaarte na ako noon. I'm already the character. So, siguro, ngayon mas komportable ako sa sarili ko and mas kilala ko yung sarili ko. So, mas madaling mag- nag-doon kalimutan kung sino sa siya ina. Pero syempre pag-cut, okay. Okay, back to ano na tayo. To normal tayo. Really, to be fair to Direk Mac tsaka kay siya ina, talagang pinag-usapan. Okay. And si Direk Mac is the type of director. Sinasabi naman niya, we will not do anything that will make you uncomfortable. Mm-hmm. So kung hindi kayo comfortable, sabihin nga maagad sa akin. Nakalang. And lo and behold, nagulat ako si siya ina talagang walang keme-keme. Talagang game. This is what the script says. Kaya gawin ko to, yung commitment niya lang, nakahangansa ko. So, wala akong hesitation at the verse dun sa, nung nabasa pa lang yung script tapos nag-picture out, wala akong yung gagawin mo. Or meron kang mga hiningi kay Direk na Direk, huwag muna ito, ganito, ganda, ganito lang kaya ko. Ganda. Ako ang sasagot. Okay, Direk. Wala. Wala, kasi malinaw ang usapan eh. Ang, pag binasa niyo yung script, ang isa sa mga unang niyo mapapansin yung karakter ng Taina, lumalabas talaga siya ng pahina. It's a very quirky character. I think kaya rin una siyang na-attract dun sa role. Kasi ibang klase siya. Tapos, may mga graphic scenes. So, umpisa pa lang nilatag na namin. Ako nilatag ko na sa lahat ng artista. Kasi kahit kay Isa meron eh. Nilatag ko na, ito yung eksena, ito ang plano kong gawin, ito yung idadagdag ko, ganito ko isushoot, ito ang gusto kong ipakita, okay ba sa inyo? Pag okay, kung meron, kung hindi kayo comfortable, sabihin ninyo para magawa natin ang paraan o makaisip ako ng ibang paraan. Wala kahit isa sa kanila ang nagsabi na hindi, uncomfortable kami, walang ganon. Gagawin nila. So, doon sinabing gagawin nila, tiniscribe ko, payag ka ba, tatanggalin natin to, tapos tatanggalin natin to, tapos lalakad ka, gagapang ka, papunta dito. Ay, may kapangan. May mga ganon. So, umuo naman sila, umuo naman. Walang problema. Gusto ko lang i-follow up yung sinabi ni Alfred. Kasabay ng quirkiness, para makita mo yung humanity, ibang klase ang drama sa loob. Swerte ako kasi yung mga artista, focused, alam nila kung ano yung nire-require. So kahit na, kunyari, meron kaming may isang mabigat na eksena si Shaina na kinuna namin sa kalye sa Chinatown, New York, na ang bigat-bigat at sinunod namin maghahating gabi na. Grabe ang preparasyon na mismong yung mga tao nanonood sa gilid ay napapalakpak sa kanya. At tapos na yung eksena, di ba siya tumitigil? Napatakbo ko sa kanya. It's a very dramatic moment na makikita mo kung bakit nagkaganon pag pinanood mo yung buong pelikula. Simpleng hindi, komplikadong simple. Ganong klase yung pelikula, mahirap siya i-describe. Pero ang sigurado is, bibigyan ko lang ng example. Nung nag-usap kami ng Ricky ng simula, ano gusto natin gawin pelikula? Sabi ko kay Ricky, gusto ko ng love story, pero ayoko ng rom-com.
Tapos gusto ko ng love story na mag-shoot sa Binondo, Hong Kong, tsaka Chinatown, New York. Gusto ko may Chinese flavor, pero ayoko nung nagpapakita ng hindi siya tourist spots. So ang Hong Kong dito ay yung Hong Kong na hindi pinupuntahan ng mga turista. Ang New York dito ay hindi lang Manhattan. Brooklyn tsaka Queens. Yung mga tinitirahan ng mga Pilipinong umpisa nagpupunta ng New York at nakikipagsapalaran. Kasi other than a love story, kwento to ng diaspora. Kwento ng mga Filipino migrants. Tapos sabi ko, Nikki, sasagutin natin yung tanong. Pag ako nagmahal ba, tapos kunyari nagmahal ako, tapos naghiwalay tayo. Naghiwalay kami nung minamahal ko. Ano ba ang nararamdaman ko pagkatapos? Ano yun? Ang ibig sabihin ba ng moving on, eh kakalimutan ko siya? Ang ibig sabihin ba ng moving on, eh tuturuan ko yung utak ko na hindi, dapat bawasan ko na kasi may iba na akong dapat mahalin. Pinapart ko ba ang love? O nandudun lang siya, di ko iniisip, tapos pag nagkita uli kami, may sasalpok. O pag sinabi ko bang, sige, break muna tayo, pag may nakilala ba ako, bigla bang bubukas ang mundo ko kasi type ko siya? Paano ba mag-process ang mind ng pag nakikipaghiwalay? Paano ba mag-process ang puso ng halika magbalikan tayo? Magbabalikan ba talaga? Ang lang pa talaga may time out? Ang lang pa talaga ay kailangan sabihin, oh, tapos na tayo, hindi nag-work dati, so dito na ako. Ano yon? Para mag-baseball, first base, second base, third base. Ang love story, simple at the same time, komplikado. So ito yon, ang simple ng kwento niya, pero hindi siya ganun kasimple. May in love ka, pero sasabihin mo habang may in love, tema, teka, wag ka ba in love? May unfinished business. Yon ang tagpuan. Last question na kay Shine. Bakit ganito din ito makajaring sa pagtanggap ng mga offers na parang okay sa'yo? Katulad ng mga bed scenes, mga ganyan, mga... Parang, actually, hindi naman po siya first time na tumanggap ako ng something daring. More than accepting more daring roles than usual, ang mas hinahanap ko po is bakit kinailangan gawin yung character. Regardless kung meron pong daring na scene yung character ko or not, I will still do this film. Dahil again, it's a privilege to breathe life into a rickety character. And parang I just wanted also to grab the opportunity to be able to work with him. And then it's the first time that I got to work with Alfred also and direct Mac. And kumbaga, bago. Yun po yung pinaka-reason ko bakit tinanggap ko. Dahil I've never done something like this. I'm not talking about the daring scenes, but Tanya as a whole. Never ko pa siyang na-encounter sa tanang career ko. Never pa po ako nakagawa ng parang Tanya na role. And actually, never ako naka-encounter in my life. Diba, Derek? Kinailangan mo kong kwentuhan ng kwentuhan na kasi hindi ko siya muna maintindihan. Hindi ko siya masyado mapasok sa akin kasi never ako nagkaroon ng ate na ganito. Never ako nagkaroon ng kaibigan na ganito. So si Derek yung nagkikwento na nagkikwento sa akin. And at the same time, habang nagkikwento sa akin, tinatry ko pong intindihin at ipasok sa sistema ko si Tanya. And of course, with their help, we were able to, sana we were able to pull it and be able to do it. May dadagdag lang ako rin. Nung pinag-usapan namin, kasi nung look test, nag one-on-one kami ni Shaina. So, kung ikwento ko yung graphic scenes. Sorry, I chismis kita. In the middle of the conversation, sabi ni Shaina sa akin, hindi, direct, okay lang. Ano ba gusto mo? Ba't talaga kita yung pwede sa eksena? Ah, wala akong problema dito. Kasi siya sa kanya nang galing eh. Siya na yung nagbanggit eh. So, alam kong it will never be an issue.